Magandang gabi po. 37,154 ang naitalang bagong COVID cases, pinakamababa na sa loob ng tatlong araw. Ayon po sa Department of Health, may 12 laboratorio na hindi nakapagsumite ng datos. 30,037 ang nadagdag sa recoveries na pinakamataas na sa loob ng 105 days. May 50 naman na dagdag sa mga nasawi. Sa ngayon, 287,856 ang active cases na bago na namang record high sa ikalimang sunod na araw. Pinakamarami pa rin ang mild ang sintomas na sinundan ng asymptomatic. 47.4% ang positivity rate sa 81,381 na tinest. Mas mataas po ang positivity rate kaysa kahapon at mas marami rin ang natest. Bumaba ang 7-day average growth rate ng COVID-19 sa Metro Manila ayon po sa Okta Research. Pero sa tingin ng grupo, hindi po ibig sabihin ito ay bumababa na rin ang mga kaso. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Bumaba man sa 2% ang 7-day average growth rate ng NCR na naitala noong January 15, sinabi ng Okta Research na hindi ito nangangahulugang bumababa na ang kaso ng COVID-19. Dalawang posibilidad ang nakikita rito ng grupo. So one possibility, yun nga, malapit nang magkaroon ng peak in cases. Second possibility is yung testing natin ay kulang na. So hindi na natin nakikita yung totoong bilang ng kaso. So, isang basehan dyan, yung mataas na positivity rate. Yung last time na may nakita kami yung data sa positivity rate sa NCR, nasa 54% na yung daily positivity rate. At more than 50%, masyado nang mataas ito. So baka kulang na talaga yung testing na ginagawa natin. Kung sapat naman daw ang testing, may posibilidad daw na makita na ang pagbaba ng bilang ng mga kaso sa loob ng linggong ito. Sa ngayon, hindi pa raw matiyak ng Okta kung nag-peak na ba o magpipik pa lang ang mga kaso. Sa South Africa kasi 2 weeks lang umabot na sila sa peak, tapos bumaba na. So we're hoping din na ito na yung peak na nakikita natin. Pero at the same time, we have to be cautious. Pero kung yung sinasabi natin ay dahil sa limitation ng testing, ang mangyayari niyan, yung numbers ng cases natin sa NCR, parang magpa-plateau siya. Sa ginawang random antigen testing ng DOTR noong January 12 at January 13 sa mga pasahero, nakita raw ng Okta Research na posibleng 6 to 15 times na mas mataas ang COVID cases sa NCR kumpara sa official numbers na inilabas ng DOH. Ayon sa Okta, nagresulta ito ng 12.4% positivity rate na ang ibig sabihin isa sa 8 taong tinest ang positibo sa COVID-19. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng DOH kaugnay dito. Tuloy-tuloy pa rin ang libreng random antigen testing sa mga nagvo-volunteer na pasahero sa ilang istasyon kapag peak hours mula Lunes hanggang Biyernes. Pagdating naman sa mga home test kits, sabi ng DOH matagal nang may sistema para rito. Ang problema natin dito kasi talaga compliance, no? So we expect local governments to submit to us the reports of this antigen testing. We have reported that we have around 1.1 million submitted reports from this antigen test na ginagawa sa komunidad. Ngunit unfortunately, no, nakita natin na out of this, meron pong lumabas na around 30% na positibo. And with this 30% positive, nung binalidate po natin, 30% lang po dito sa 30% na nagpositive ang talagang masasabi nating accurate ang resulta na yan. And we already are exploring, no, the use of this Kira chat box para po kahit yung mga kababayan natin gumagamit nitong antigen test sa bahay, they can just input into this chat box para po makuha lang natin yung numero nito pong ating mga antigen test. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Hulikam sa Maynila ang pamamaril sa isang tauhan ng Bureau of Customs at lumalabas na ikatlo na pala siya sa mga tinambang tauhan ng kawanihan at nakatutok si Nico Wahe. Sa kuha ng CCTV sa Barangay 466 sa Sampaloc, Manila, pasado alas 7:30 ng gabi noong January 14, makikita ang pickup na ito na huminto sa stoplight. Isang motorsiklo na nabumuntot sa kanya, saka tinapatan ng driver. Hindi kita sa CCTV pero pinagbabaril na pala ng rider ang driver ng pickup. Agad naman tumakas ang gunman, napayuter naman ang pickup at humarurot palayo. Ayon sa Manila Police District, isang principal examiner ng Bureau of Customs ang biktima na papunta raw sana noon sa Quezon City.
Sa leeg, tinamaan ng biktima na nasa mabuting kalagayan matapos isailalim sa operasyon. Fortunately, hindi siya napuruhan kaya nagawa niya pang makamaneuver at makapunta dito sa kapatid niya somewhere sa Malate. Nasa ospital pa ngayon ang biktima at hindi pa nagbibigay ng pahayag. Pero ayon sa Bureau of Customs, ikatlong insidente na ito ng pamamaril ng kanilang mga empleyado. Una ay noong Desyembre, nakaligtas naman ang empleyado at ngayon ay nasa safe house. Nitong nakaraang linggo naman nangyari ang isa pa. Sa kasamang palad, binawian ng buhay ang empleyado. Ayon sa BOC, ang unang dalawang tinambangang empleyado ay parehong kabilang sa iniimbestigahan kaugnay sa umano'y korupsyon sa BOC. Isa raw ito sa mga iniimbestigahan nilang angulo. Basing on the targets that has been identified and yung closeness no ng incidents, of course hindi naman hindi rin maaalis sa amin at sa mga tauhan namin na medyo mag-isip na baka may pattern nga to. Hindi naman daw kasama sa iniimbestigahan ang pinakahuling empleyado na tinambangan, pero ayon sa BOC, yung kasing posisyon niya susceptible yan sa mga tinatawag naming show cause murders, no? Meaning may from time to time pag nire-review namin yung mga performance nila, pinagpapaliwanag namin sila if there are some administrative lapses or there are some procedural lapses that we feel was, na hindi nila in-undertake at kailangan nila mapaliwanag. Titignan natin lahat yung angulo na yan, kung ito ba ay connected talaga sa trabaho nila o personal itong alita na ito. Titignan din natin kung ano, kung may mga connection ba talaga ito. May alok na 300,000 pesos na pabuya ang BOC sa sino man makapagtuturo sa mga salarin. Siniguro naman ng BOC na hindi maapektuhan ang kanilang operasyon. We're trying to support our people as much as possible, no? Para hindi rin sila maapektuhan in their personal and psychological health. Patuloy raw silang makikipagtulungan sa NBI at PNP para sa ikalulutas ng mga kaso. Nico Wahe, Nakatutok, 24 oras. Isang lalaki may baseball bat ang biglang nag-amok sa Quezon City. Muntik na niyang hatawin ang ilang pedestrian pati TNVS rider. At nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kuha ng CCTV video na ito, makikitang naglalakad ang magpinsan sa Roosevelt Avenue papunta sa isang mall bandang alas 2 ng hapon kahapon. Nang biglang habulin sila ng isang hindi pa nakikilalang lalaki na may hawak na baseball bat na akmang ihahataw sa magpinsan. Agad kumuha ng bato ang nakababatang lalaki. Habang ang nakatatandang babae, natulala at hindi agad nakaalis sa kinatatayuan. Paalis na sana ang nag-amok, pero paulit-ulit pang tinawag ang magpinsan. Namura siya. Tapos bigla na lang siyang lumapit sa amin, hawak niya na niya yung baseball bat, and then there was a part na ready na siya na i-wave, ihampas sa amin yung baseball bat. Kaya tinulak ko si cousin. Walang maisip na dahilan ng magpinsan sa pag-aamok ng lalaki laban sa kanila. Lalo't daanan naman daw ang kalsada na nilakaran nila. Nasa baba pa po lang siya ng compound, nag-pip-pip na po siya. Parang nainis lang po siya kasi dumadaan po kami dun. Pero kasi common sense na din man po na hindi namin mali since daanan po yun, ba't po siya magmamadali? May isa namang delivery rider na nagtanong kung ano ang nangyari. Pinaalis siya na nag-amok at akmaring hahatawin ng baseball bat, kaya agad rin siyang umalis. Inaalam pa ang pagkakakilanlan na nag-amok. Nai-report na raw nila agad ang insidente sa pulisya. Nag-iisip din ang magpinsan na maghain ng kaso. Paulit-ulit na yung tumakso sa isip ko na baka mangyari yung ganitong scenario. Then, yun po yung nagbibigay sa akin ng takot. Paano po kung mag-isa na lang ako? We could have just, talk about it naman po, sir. And sana hindi nyo gagawin ulit yan sa ibang tao. Kasi nakakatakot. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng pulisya at ng barangay na nakakasakop sa lugar. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. On the way to recovery na mula sa COVID si Vin Abrenica, pati ang fiancé niyang si Sophie Albert at kanilang 10-month-old baby. Ang kanilang dinanas na bangungot at torture sa sakit sa aking chika. Itinuturing na nightmare ni Vin Abrenica nang tamaan ng kanyang pamilya ng COVID kamakailan. Matapos daw ang kanilang family gathering, nakaramdam ng sintomas si Vin at tuluyang nagpositibo sa COVID. Nagnegatibo daw ang iba niyang family members. Pero ang kanyang fiancé na si Sophie Albert, pati ang kanilang 10-month-old na baby na si Aviana, positive din ang result.
ang laking pahirap daw nang hindi siya makatulong noon sa pagdala sa ospital ng kanyang baby dahil naka-isolate siya sa isang kwarto ng kanilang bahay noon. Naririnig mo yung torture na iyak ng baby mo tapos hindi siya makatulog. Tsaka yung paghinga daw, sabi ni Sophie. So syempre naririnig ko lang sila. Nag-whistle na. Nag-negatibo na ang test ni Vin ngayon at nagpapagaling na ang kanyang mag-ina. I just want to share an awareness nga sa atin ngayon sa panahon ngayon, even babies, even mga sinasabi kasi dati, they're malakas yung immune system nila when it comes to COVID. Mm-hmm. But this time, mm-hmm. supple sila. In the hospitals, maraming babies ngayon. At napakahirap pag tinamaan sila. Nagpahayag naman ang labis na kalungkutan si Vin sa nangyaring hiwalayan ng kanyang kapatid na si Aljur at hipag na si Kylie Padilla. Wala raw siyang magagawa bilang isang kapatid, pero ibubuhos niya raw ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamangkin. Every time I see Axel, every time I see Alas, it breaks my heart. Alam mo yun, naiiyak ka ngayon, naiisip ko, naiiyak ako. Pero alam mo yun, lalambigin mo sila, bibigyan mo sila ng sobrang daming pagmamahal. I don't know, basta ako, I'm just giving them everything. Matapos bumida ni Vin sa tadhana kahapon, asahan na raw ang iba pa niyang proyekto sa Kapuso Network. Balik trabaho na mula sa quarantine ang halos 100 healthcare workers ng Philippine General Hospital. Ayon National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Hebosa, hindi bababa sa 90 healthcare workers ang nakabalik na matapos iklian ang kanilang quarantine period. Noong January 7, inaprubahan ng Interagency Task Force o IATF na gawing 5 days na lang ang quarantine period para sa fully vaccinated na healthcare workers. Bunsod po yan ang kakulangan sa staff ng mga ospital nang dumami ang COVID cases. Ibinahagi po ng ilang presidential aspirants sa kani-kanilang social media ang ilan sa kanilang mga aktibidad. Muling ininspeksyon po ni Manila Mayor Isko Moreno ang 24/7 drive-through booster vaccination sa Luneta. Sa kanyang Facebook Live, inanunsyo niyang magkakaroon ng booster vaccination drive-through para sa PUV drivers sa ospital ng Maynila simula po bukas. Hanggang 1,000 ang maaaring magpabakuna kada araw. Day 5 naman ngayon ang isolation ng katandem niyang si Dr. Willie Ong na nagpositibo sa COVID sa antigen test. Sa isang Facebook Live, ibinahagi niya ang mga karaniwan anyang sintomas ng COVID at ang mga pwedeng lunas na batay raw sa kanyang experience. Walang public engagement si Vice President Robredo ngayong araw, pero sa isang Facebook post, ibinahagi niya ang mga food pack distribution sa mga pamilyang naka-quarantine sa Baseco Compound sa Maynila. Nilagdaan din ni Robredo ang Green Covenant kung saan nakalatag ang plataporma at advokasya niya at kanyang mga taga-suporta para sa kalikasan. Sa isa namang forum kasama ang motorcycle riders, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na maaari nilang gamitin ang pinalawak na fuel subsidy na pinondohan sa 2022 national budget. Bukod po sa jeepney at bus drivers, makikinabang rin daw sa programa ang mga delivery rider. Wala ring aktibidad si dating Senator Bongbong Marcos. Sa isang statement, sinabi niya na prioridad niya at ng katandem na si Mayor Sara Duterte ang paglikha ng mas maraming trabaho sa pagnenegosyo, agrikultura, turismo at imprasaktura. Magagawaan niya ito sa pag-invest sa mga sektor na maganda ang returns. Wala rin aktibidad si Senator Ping Lacson ngayong araw, pero sa Facebook, nagpasalamat siya sa isang grupo ng manggagawa na nagpakita ng suporta sa kanyang kandidatura. Sa hiwalay na post, sinabi niya ang hitik sa karanasan at hinug sa paglilingkod. Anya, dapat ang katangian ng nararapat na leader sa ating bayan. Wala rin aktibidad ngayong araw si Senator Manny Pacquiao, pero sa isang Facebook post, muling sinabi ni Pacquiao na hindi masusugpo ang kahirapan kung hindi masusugpo ang korupsyon. Iba't ibang issue po ang tinalakay ng ilang senatorial aspirants ngayong araw. Si Senadora Laila De Lima, suportado raw ang mas komprehensibong drug war ni Vice President Lenny Robredo, oras na manalo ito bilang Pangulo. Naniniwala si De Lima na kayang pahalagahan ni Robredo ang buhay ng mga tao at makamit ang hustisya. Naniniwala naman si Senator Wing Gatchalian na ang pagsusuot ng face mask at pagbabakuna ang susi upang bumaba ang COVID cases sa bansa. Paalala pa ni Gatchalian, oras na makaramdam ng sintomas ng COVID, mas nararapat na mag-isolate na agad. At para naman kay Sorsogon Governor Chiz Escudero, hindi pwedeng gawing mandatory ang pagpapabakuna.
Upang mahikayat daw ang mga tao na magpabakuna, dapat ay bigyan ng insentibo ang mga nagpapabakuna. Naniniwala naman si dating presidential spokesperson Harry Roque na makikinabang sa housing bonds ang mga sinalanta ng Bagyong Odette at ang urban poor. Sinabi po ni Bishop Pablo Virgilio David na hindi totoo na golden age ng bansa ang mga nangyari noong martial law. Sagot po yan ang obispo sa mga kandidatong nagka-claim nito. Sa huli, sabi ng obispo ng Diocese of Caloocan at CBCP President, huwag manira ng kandidato. Gayunman, hindi naman anya maituturing na paninira ang pagsasabi ng pang-aabuso sa nakaraan kung hindi pagtutuwid ng kaalaman sa kasaysayan. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ng kampo ng mga Marcos. When some candidates claimed that the best government we ever had was the Marcos dictatorship, good heavens! When they claimed that martial law was meant only to discipline the Filipinos, good heavens! The truth was plain and simple. Martial law was simply about a democratically elected leader wanting to stay in power longer than the Constitution would allow him. Mga kapuso, sagad sa buto ang naranasang lamig ngayong araw sa Metro Manila. May namataan pang hamog o fog sa EDSA kanina pasado alas 3 ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, 19.7 degrees Celsius ang naitala sa Quezon City. At yan na po ang pinakamababang temperatura sa Metro Manila ngayong panahon ng Amihan. Bumagsak naman sa 9.2 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet, 11 degrees Celsius sa Baguio City at 18 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. Patuloy na nakaaapekto ang Amihan sa malaking bahagi ng bansa habang tail end ng frontal system ang umiiral sa eastern section ng Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga bukas asahan ng pag-ulan sa Caraga Region at Davao Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang iba pang bahagi ng Mindanao at ilang panig ng Visayas at Mindoro. Mababa naman ang tsansa ng ulan bukas sa Metro Manila. Wala na pong atrasan bukas ang no vaccination, no ride sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila. May balak din daw na ipatupad ito sa mga probinsya pero tutol pa rin ang ilang tsuper at grupo ng mga manggagawa. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa bisperas ng pagpapatupad ng no vax, no ride policy ng DOTR, may ilang agam-agam ang mga tsuper na nakausap namin. Baka raw kahit sila mga bakunado, tatamaan ng panibagong pagbabawal na ito. Ano, yun ang magiging problema namin ito eh. Kasi bihira lang yung may ano dito siguro. Yung mga pumapasok na may ano, ay kung hindi kami magsasakay noon, wala kaming kikitain lahat. May violation raw yung ano, yung driver pag nahuli pa sir mo walang bakunado. Kung halimbawa mo may nasakay kami yung hindi bakunado sir, ang tikitan nila yung hindi bakunado, hindi yung driver. Dahil sa hirap ng biyahe ngayon, kailangan namin yung kumita. Kung ang Trade Union Congress of the Philippines ang tatanungin, may direktang epekto ang polisiyang ito sa mga manggagawa, bakunado man sila o hindi. Perwisyo yan sa mga manggagawa dahil kakaunti na naman ang papasadang mga jeepney at mga bus. Mm-hmm. Ikalawa, may mga manggagawa na hindi pa kumpleto ang kanilang bakunado. Hindi sapat yung public transportation bukas, mapipilitan na kumuha ng karagdagang masasakyan, no? Ang mga manggagawa makapasok lang. Sa unang linggo ng pagpapatupad ng No Vax, No Ride Policy o mula bukas, January 17 hanggang 23, mahigpit mang susuriin ang mga vaccination card ng mga pasahero ayon sa Highway Patrol Group NCR, hindi muna sila kakasuhan. Sa halip ay wawarningan muna. Pero sabi ng LTFRB, hindi pa man kakasuhan sa unang linggo, pwedeng pagmultahin ang mga lalabag ng 500 hanggang 5,000 pesos depende sa nakasaad sa ordinansa ng LGU. Sabi ni Metro Manila Council Secretariat Chris Saruca, nakapaglabas na ng kani-kanilang ordinansa ang 17 Metro Manila LGUs kaugnay nito. Siyempre kung may makitang paglabag din ho sa existing mga health protocols po, mga ordinansa rin ho ng ating mga LGUs, ay pwede rin ho silang patawan po ng karagdagang penalties po para doon. Yes. Pero sa amin ho, 5,000 po ang initial po, first offense.
Hanggang 10,000 pesos ang posibleng multa sa mga magpapakita ng peking vaccination card o medical certificate. At mga tsuper na lalabag sa polisiya, suportado ng KAAP at mga airline kabilang ang PAL, Cebu Pacific at AirAsia ang no vax, no ride policy. Ayon sa Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP, maglalabas din ang sariling polisiya mga LGU sa labas ng Metro Manila. Ang ilang pasaherong nakausap namin, sinabing mapapanatag daw ang loob nila kung puro kapwa bakunado ang kasakay. Naniniwala naman po ako sa vaccine na mahalaga po yung vaccine kasi parang katulad po ngayon, marami na po ulit na COVID-19 pero mas mababa na po yung effect sa atin dahil sa nakapagpabakunan na po tayo. Hindi ka na kinakabahan. Ay, mahirap din pong biyahe. Pero nauna na rin itong pinuna ng TUCP na nagsabing labag ito sa mga probisyon ng coronavirus vaccination law kung saan nakasaad na walang pilitan sa pagpapabakuna. Sabi naman ng CHR, kahit walang direktang pagbabawal, paglabag ito sa fundamental rights ng publiko, lalo't walang direktang batas na nagbibigay ng panuntunang pumipigil sa karapatang gumalaw ninuman. Sabi naman ng Integrated Bar of the Philippines, dapat may malino na batas na ipasa ang Kongreso hinggil dito. Pero giit ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Derbosa. Actually, hindi naman ito pagkitil sa kanilang karapatan. Ito ay pagprotekta sa kanilang public health, sa kanilang kalusugan. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Horas. Simula bukas mapapanood na ang inaabangang Book 2 ng Kapuso seryeng Prima Donas pagkatapos ng Ipulaga. Ang pinagkakaabala naman ng tatlong Donas at iba pang cast ng serye, silipin sa aking chika. Pinusuan ng netizens ang before and after TikTok video na ito ni Althea Ablan. Comment ng kanyang followers, ang ganda raw lagi ni Althea. Nagpost din siya on Instagram ng photos from her recent vacation. Si Allen Ansay naman ishinare na fully vaccinated na sila ni Aki, ang tawag niya sa Prima Donna's co-star na si Sofia Pablo. Dagdag pa ni Allen, magpabakuna na rin dapat ang lahat para protektado. Si Sofia naman nagpost ng behind the scenes ng mga pinagbidahan niyang palabas over the weekend. Si Will Ashley, bumida naman sa Regal Studio Presents My Favorite Son kanina. At si Jillian Ward naman, nagpost on Instagram ng kanyang photos wearing a red dress, pati ang group photo ng cast ng Prima Donas. At simula bukas, alam mo naman na mahal na mahal ka namin, di ba? Muli silang mapapanood ng magkakasama sa pagbubukas ng Book 2 ng Prima Donas para ituloy ang kwento ng kanilang buhay na puno ng pagsubok at mga makapigil hiningang eksena. Mabubuo pa kayang muli ang samahan ng mga Donna para harapin ang mga bagong pagsubok? Mapapanood na yan bukas pagkatapos ng Ipulaga. Hindi po boring ang pagiging banal. Yan ang nais ipakita ng isang katolikong komedyante sa kanyang funny videos tungkol sa bloopers ng simbahan na ang layunin daw ilapit sa Diyos ang mga netizen. Yan ang Pampagod Vibes ni Jamie Santos. Bilangin ko kayo lahat ng flowers altar. 1, 2, 3. Kung palasimba ka, malamang nasubukan mo ng magbilang ng mga pundidong bumbilya para matanggal ang antok sa gitna ng homily. Hindi na kasi may bumbilya. Wala ba silang time palitan niya? O di kaya'y napakanta na kahit hindi pa tapos sa intro ang pianista ng choir. Malamang nalibang ka na rin sa panonood sa commentator at sa pianista ng choir na di magdugma kung kailan kakanta. Forever and ever. Amen. At minsan ay namali na rin ang lyrics ng ilang kanta. Soul of Christ sat beside me, satisfy me. Sa TikTok videos ni Catholic comedian Romar Chuka, malamang relate ka bilang Katoliko. Tiyak minsan sa iyong pagsisimba, nagkamali ka na rin ang tugon sa pari. Nagsimula lang daw ang lahat ng ito nang minsan isang araw na bore si Romar habang siya ay nag-MBA. Hindi raw niya inakala na ang mga bloopers sa simbahan ay magiging daan para mapalapit niya sa Diyos ang mga netizen. Nais din daw niyang ipaalam sa pamamagitan ng kanyang videos na hindi boring ang pagiging banal. Bagaman maraming relate at natutuwa sa kanyang content, may ilang tumataas din daw ang kilay. We say in our creed, no, na
I believe in the human Jesus, diba? I believe in Jesus Christ, diba? Who also became human. And most likely, he laughed with his friends as well. He sang with his friends as well. So, baka mamaya, nakikitawa nga si Jesus dun sa mga ginagawa kong content. Sana raw maunawaan ng ilan na maraming paraan para makilala at mapalapit kay Jesus. People do make mistakes. Our church is an imperfect church. But regardless of its imperfections, it is still beautiful because of the people who serve, because of the imperfect people who commit their lives towards it. Ngayon daw, sa halip na siya ay magtungo sa corporate world, pinili ni Romer na isabuhay ang natutunan niya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nandito po ako ngayon sa bukid noon, and I'll be helping out in the Ministry of the Jesuits here, just the Society of Jesus, helping out the na magpaaral noon ng 100 scholars, hopefully within 10 years sa mga indigenous peoples ng Mindanao. Mm. Mensahe niya sa ilang hirap pa rin unawain ang kanyang content. Take your time, no? If it's ano, and give it a chance, I guess, no? Na to see that this God who loves us, may not only just love us, but also, you know, like us, no? For the unique particular way that we are. So even your faults, and baka mamaya baka magbago yung spirituality natin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Sa sobrang lamig ngayon, may ibang nahihirapang maligo, parang itong pusang ito. Yan ang alagang pusa ni Mary Anna, si Cutie. Gusto sanang maligo ni Cutie, yun nga lang, sa sobrang lamig ng tubig. Nanginginig siya kahit matilamsikan lang. Hindi na raw talaga nakaligo ang pusa sa sobrang lamig. Ang ginawa na lang ni Cutie, ang post na lang niya ang kanyang binasa na nasundan pa ng cute na panginginig. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlastia. Salamat Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong weekend mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 Oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.